Ay, mapagpalang hapon po muli sa ating lahat. So, nandito kami, nagbabalik muli ang inyong munting channel, Mucha and Joel Loud Vlog. So, una sa lahat, nandito po kami sa bayan ng Alcala, Pangasinan. So, dito yung labasan nito ay papunta na rin ng Tarlac. So, ito ay papunta ng San Manuel Tarlac, Mungkada Tarlac, yan, dalawa po yan, going. Basta palabas po yan ng Tarlac. Ito naman, papunta bayan ng Alcala, Pangasinan. So, kung galing tayo ng Tiplex, mas malapit po dito. Siguro nasa ano po yan, 30 minutes more or less mula po sa Tiplex Carmen. Check ko po mamaya, dito kami lalabas, dito kami uuwi, pagpauwi. So, tinitignan din natin dito, house and lot. So, napakagandang house and lot, ayan po siya. So, ang area po nito ay 10,000 more or less square meter mula dito hanggang sa likod. So, napakaganda po nito, napakagandang investment at the same time napakaganda ring bahay. Kasi yung likod halos maganda na yung presyo po nila kasi nga po kasali na yung bahay ay kasali po sa presyo po nila yung bahay at capital gain tax sagot po nila. So mamaya ko na babanggitin yung presyo para po matuloy ko yung panood sa aming video. So tingnan natin. Tsaka yung mga nasa loob daw po ay selected items. Si seller po ang mamimili kung ano po yung may iwan. So wala siyang ano po nasabi na specific kung ano po yung maiiwan. So ilan ang kwarto nito? Pasukin na lang natin, sir. Sige, pasukin na lang po natin. Sige, kuya. Iwan ko lang. Ito. Ito. Papasok po kami. Pwede pong pumasok. Mali, aso. Okay, ganda po yung sala nila. Ito po yung sala. So selected items po yung maiiwan. Hindi po natin masasabi kung ano po yung iiwan po ng seller po natin. Pero yung mga nakadikit na ganyan, yung mga cabinet, for sure naman yan kasali yan. Kasi magiging pangit yung itsura ng bahay pag natanggal yung cabinet, di ba? So ito po yung sala po nila, ganda. So may drum set, pero hindi kasali yan. Ganyan po yung area po natin. So ilang kwarto dito? Ilan ang kwarto nito? Ay, sige. Marami daw kwarto ito. So, bilangin na lang natin. Ito yung parang salas ulit nila. Salas po yan. So, muli, ito ay bayan ng Alcala at malapit din sa Tarlac. Ayan. So, kung maiiwan yung mga yan, ang ganda na po. So, yung mga maiiwan, si seller po ang magdi-design. So, ito yung kusina, no? Ito yung kusina, no? Ito yung kusina. Ito yung kusina po nila. Ayan po. So, napakaluwang pala ng kusina. So, ito yung kusina ulit. Dining room. Oh. Dining room. Palabas po ito ng CR. Tama? Palabas lang sa likod. Okay. So, naka-aircon din tong dining area nila. So, napakagandang bahay. Kalain mo, naka-aircon ka habang kumakain din. So ito sigurado may iwan tong mga cabinet na to. Ito hindi ko sure. So mga, ang alam ko yung mga nakahang na ganyan, may iwan po yan. Yung mga cabinet na nakahang na ganyan, for sure naman may iwan po yan. Yan. Ganda. Ganda na ang bahay. So ito yung cabinet ng kusina. May mga basahan po dyan. Ah, po. Dyan nakalagay yung mga basahan, mga gagamitin. No? So, ito, ano yun? Kwarto? Playroom po. Ah, room din. Oh. Room. Ito, kwarto rin to. Ako ito. Lahat ba yung aircon? Naka-aircon lahat. Ayan, pre-room to. May aircon din siya. So, parang dito sila, kung kunyari, may mga projects. Yan. Kunyari, may mga gagawin. Kasi meron silang negosyo, dito sila naggumagawa. Ito, ito rin yung sa, ano nila, pag nagtatahi sila, ganun. Tapos dyan may sala din sila, may balkon. So, mamaya, pasukin po natin. Saan tayo papasok yung iba? Ito, huwag na lang daw kasi nandito. Sorry. Ay, sige po. Ito po yung kwarto ulit. Kwarto mo? Parang mid room. Opo. Ito, kwarto ulit to, pero napakalaking kwarto. Ayan.
So yung may iwan, so naka-aircon po sila lahat, pangalawang kwarto, pangatlo, no, pangatlo. Pangatlo po ito, tapos ito po yung CR. Ayan po, ganyan po kalaki yung CR ng bahay. Ayan po, so may cabinet ulit dito sa part na yan. So tatlo na yung kwarto sa taas. Ilang kwarto dun sa taas? Okay lang. Muna ka para kan. Pag nakikita silang maganda sa vlog ko, nanonood sila eh. Ito yung hindi pa binibilang ko pa lang. Tatlo dyan sa baba. Ayun. So, ito yung ano. Kwarto sa taas. Guest room to. Yung kwarto dun sa baba. Guest room din po yung isa doon. Ayo. May aircon din, no? So tingnan mo man naman ang nakatira lang natutulog mga staff toys. So grabing bahay ito. So sobra-sobra sa kwarto. Pang-apat po ito. Actually walang gumagamit yata nito kasi puro staff toys. No. Okay, so ito rin yung pinakasala nila dito sa taas. So nandito yung mga equipment nila sa pag-exercise. Ayan. So naka-aircon din. Naka-aircon din dito sa mismong sala. So, ang daming babayaran nyo ng kuryente, ah. Ito pala yung terrace nila dito sa... ano, sa harap. Pwede kang lumabas dito. Pati yung doon, may kwarto, may terrace din. May terrace din nun, no? Kaya pala may ano doon, may pintuan din, no? Pero itong kwarto, itong kwarto na to, solo ng anak ng babae. Dito? O yung kanina yung malaki. Solo na. Ay, kaya pala nandun yung mga staff toys. Yung staff toys niya, naka-kwarto rin. Ah, ito yung kwarto ng anak. Ayan, napakalaki. Ito yung pinaka-master bedroom siguro to talaga. Ayan, so pag nandito ka sa terrace, ayan po. So maraming ibon dito pupunta. Ayan, so yung terrace sa ibang kabilang kwarto, ayan po. Ayan, so pag nandito ka, okay, kakape ka sa umaga. Ayan po, so... ganda, gandang bahay. Ito may pathway dito. Papuntang CR. Ayan, CR po yan. CR po. CR dito sa taas. Wow! Wow! Ganda. Ang ganda po ng CR. Ayan. So, may bathroom. Ayan, dito ka ba naliligo? Si ate. Ay, si ate mo. Solo niya lang dito sa taas. Grabe, ang swerte na ate mo ah. Music room, attic music room. Music room, this same time meron siyang pag-exercise dito sa attic. Attic room pala to. Itong room ng anak po nila. So, ang ganda. Ayan, ang ganda po. So, naka-split type siya na aircon. Ang luwang naman. Ito, CR din to. CR to. Closet. Oh. Closet po yan. So, nandyan yung mga kayamanan nila. Ayan, closet. So, ito sa'yo. Sigurado na. Ay, hindi rin. Bata po ni ate. Ah, nung bata pa siya. So, talagang ang daming ano ni ate mo, no? Ate, pwede dito? Opo, terrace din to. Ah, baka ito yung makikita sa likod. Pagbahan, ito siguro, dito tayo titignan sa likod. Dito natin makikita yung likod, sabi nila eh. Sorry. So, ang ganda. Papa-audit ko lang. Ganda, oh. Naka-aircon din yan, ha? Ayan, o, ulitin ko po, naka-aircon po ang sala nila sa baba. Check ko mamaya kung naka-aircon din sa baba. So, ang luwang din po dito sa likod. Ayan. Ayan, ang ganda po din dito sa likod. Ayan, so ang ganda. Ayan po. So, ito yung pinaka-pader nila. Tapos yung manggahan nasa likod. So, dito. Oh, dahil mo... Ayan, mga tinapon, tinatapon na yung mga sipa nila. So, may mga langka, bayabas, may avocado, may mga mangga, nakikita ko rito. May ram, ano to? Rambutan. Hindi. Rambutan yan, ah. O, rambutan. May mga pumelo, ayan, may buko din doon. So, napakarami. Makikita natin mamaya sa drone po. Papaliparan po natin yan kung gaano po karami yung mangga. At kung ano po, gaano po kaluwang nito ay kahaba. Kasi ito ay 10
10,000 square meter more or less, tama na. Tama. 10,000 square meter more or less po siya. So napakaganda po ng bahay na ito. Ito ay 10.5 million. Sa kanya po ang capital gain tax. Bahala na po kayo mag-usap sa presyo po. Meron po siyang 46 na mango trees. So native lahat 'yon, no? Native lahat po 'yon. So actually ngayon marami siyang bulaklak. So papakita mamaya sa drone, maraming bulaklak 'yan. Hanggang likod po 'yan. Mango farm na po siya. House and lot at the same time, mango farm along Barangay Road 2 lane po ito. Almost 10,000 more or less. 10,000 square meter more or less po ito at merong 5 na kwarto. Panglima po yung attic room at the aircon po lahat, yung sala po nila dito sa taas naka-aircon din, may terrace dito sa taas, may terrace din po sa second floor niya, yun sa dalawang kwarto, at sa baba po ay may aircon din po lahat yung kwarto nila, yung dining area po nila may aircon din po yon. So napakaganda po ito at napakagandang gawing bahay, at the same time may mango farm ka pa sa likod, merong rambutan dito, isa, dalawa, di ko alam kung may room pang dagdag, at meron pong bodega dito, may bodega po dyan ng mga gamit na basta nandiyan po daw yung mga iba't ibang gamit po nila. So ayun, merong pang mga iba't ibang fruit bearing trees, may mahogany ako nakikita sa likod, at napakaganda po, may ilang-ilang pa. Ayan. So maraming salamat sa lahat po ng viewers natin sa Mucha and Joel Lot Vlog. God bless po sa inyong lahat.
Thank you.